sabi nila masyadong ambitious ang timeline ko. As president, at hindi ko kaya, walang maniwala sa akin, even if you give me 10 years of rule, hindi ko talaga kaya. Eh mabuti magsibat na lang kayo, o ako. Kung hindi ko makuha yan sa 3 buwan, bigyan mo mga ako 10,000 tao. Hindi ko talaga kaya. Ibigay ko na lang kay Bongbong. Ang team fate ko sa governance, si Marcos, Ferdinand Marcos. At saka, well, of course, I said, alam mo, this is a family matter actually. Ang tatay ko, yung tumakbo si Presidente Marcos, when he was a Senate President running for the presidency, alam mo ang politika ganito eh. Iniwanan siya lahat ng mga governors sa Mindanao, except two, na hindi pumayag maglipat sa Liberal Party. It was Governor Ibarle and my father, who stood by Marcos all the way. And that is why, hindi niyo alam, may band kami among Bongbong. Because during the first term of Ferdinand Marcos, the president, the great president, my father was a cabinet member of that cabinet. He was the secretary of general services. He was taken in the cabinet by President Marcos. Kaya kami, ang ano ko, speaking of loyalty, speaking of friendship, mapaigmalaki ko na ang tatay ko ay talagang stood by my Marcos, his ally until sa namatay. So yan ho ang ano ko dito. Kaya sinali ko na yan kasi dito ako nag-umpisa rin, pang-apat, pang-lima lang ito sa... Dito na ako pumunta sa Lawag, dito sa Ilocos, para pag-ipag-istorya sa inyo.